Sa inyo lahat, ako po si Maria Grandeza at welcome po sa aking YouTube channel. So, ano po ba ang itatakel nating video ngayong araw na ito? So, ang video pong itatakel po natin ngayong araw na ito ay ang kung paano po maglaba. So, disclaimer lang po, hindi po ako professional. So, itong paraan ng paglalaba na ituturo ko po ay way kung paano ko po mapapadali ang paglalaba ko po na hindi po ako mahihirapan. Dahil yung mga materials ay nandiyan lang po sa, available lang po dito sa loob ng bahay. And then, makakatipid po ako. At saka, matatanggal po yung dumi na hindi po ako, kamay po ang gagamitin ko sa paglalaba. Pero para hindi po ma-damage yung mga kamay ko, so may para po akong ginagawa para po hindi siya ma-damage. Ang proseso ng paglalaba. So, ang unang steps po ay, una po, ayan, sa damit po, kailangan po natin himalay ang puti sa tricolor. So, ibig sabihin, isi-separate po natin yung puting damit, tsaka yung dark na damit. Yun lang po, ganun lang po kadali. So guys, naglalaba po ako, so tumatanggap po ako ng labada kasi nga dahil nga sa lockdown at wala pong extra trabaho. So, ang ginagawa ko po ay ginagamit ko po ang aking skills at talent. Hindi ko po kinakahiya yan dahil wala naman po tayong tinatapakan tao. Wala rin po tayong nilalokong tao. So, marangal na trabaho po ito. So, hindi ko po kinakahiya. So, tumatanggap po ako ng labada. At itong ibibideo ko po ngayon ay damit po nung tinanggap ko pong, damit po ito ng tao nung tinanggapan ko po ng labada. So guys, ituturo ko po sa inyo step by step. Sana po makatulong po sa inyo. Okay? So katulad nitong pantalon, sa dark color siya, no? So set aside natin siya dito. Ayun. Ito, ayan. Dark color. Dark color na short dito. Tapos itong dark color na t-shirt, iwalay din 'yan, guys. Face mask, iwalay din po 'yan. So, itong dark color na t-shirt, kasama po doon yan sa t-shirt doon na dark. And then, yung mga underwear dito po sa kabila. Yan, t-shirt na may kulay dyan. So, doon may kulay, sama na rin natin. Lahat ng underwear dito. So, isang, hiwalay din po yun. Kasi masamahin natin yung mga face mask. T-shirt na dark, kasama ng mga dark na damit. Yan po siya, yan. Sinet aside ko po kaya. So guys, ayan, hiwalay na po yan ah. Underwears, t-shirt, tsaka short underwear. So may kumutong ng kubre kama. So hiwalay din natin yan. Ayan. Short. Sama natin sa short. May kulay kasi. Underwear, sama natin sa mga underwears. Short. May kulay dito yan. Stand-up. Sama natin doon sa may kulay. Ang pangitaas, yung mga t-shirts. Sama natin sa face mask. So. Tapos, itong sando. Sama na rin natin doon. Sando may kulay, sama na rin natin. T-shirt may kulay, sama na rin natin. Sa may t-shirt. It's me, baby! So, itong sando may kulay, sama na rin natin doon sa t-shirt. So, itong sando, itong t-shirt. May kulay, doon din sa may t-shirt. So, tanda po natin ang unang steps. Paghiwalay-hiwalayin ang puti sa decolor. Okay, tatandaan po natin. Hiwalay ang kulay na t-shirt. Sinama ko na po dun yung decolor na t-shirt. Tapos sa short na decolor, magkakasama. Yung mga underwear, magkakasama. Yung face mask, magkakasama. Hiwalay yung cover ng kama na pinalaban sa akin. Next step po ng paglalaba ay kuharin po ang mga planggana at lagyan po ng tubig at ng detergent powder. Yan po yung pangalawang step. So ano ba ang pangalawang step? Kuharin po lahat ng planggana, lagyan ng tubig at lagyan po ng powder. Okay, gagawin po natin yun ngayon. Yan, ipon po tayo ng kulit. So ang mga planggana ko po dito maliliit lang. So yun po ang gagawin ko. Pagbababaran ng mga damit. So, magbababad po tayo ng damit. Pero, bago tayo magbabad, gawin muna natin ang second step. Ayan, may tubig na yan. Okay, lagay natin doon sa dulo. Lagay ko po sa dulo. Ayan. Sunod. Ito. Lagay po ulit tayo tubig. Ayan. So, habang inalay natin isang planggana na lagay po ng tubig, yung naunang planggana, nalagay muna natin, lalagyan natin ng detergent powder, okay? So, yan. So,
Ilagay siya ng detergent powder at haluin. Para katunaw ang powder, okay? Halo-halo. So, ngayon, puno na to. Ayan. Napuno na tong pangalawang dalgana. Kasi akong malaking dalgana, guys. Pero okay na itong kanunang available. Para hindi na po tayo gumastos. So, pangalawang dalgana. Ayan. Lagyan din natin ng powder. At haluin. Para ma-absorb na tubig ang powder. So, maging po tayo na pangalawang dalgana. So, para hindi na tayo magkatay na sobrang dalgana. Kunin ulit natin ulit tayo ng powder. Ngayon na natin dito para mahalo na rin natin habang medyo ba? Hindi mo na tubig. Okay. Nice. Ayan. Okay. Ayan. Ayan na. Marami ng planggana dito. Tatlo. Ito pang-apat. Yung timbak. Dito natin lalagay yung mga damit na marami. Yung mga hiniulay ko kanina na sobrang daming damit na magkakasama dito ko po ibababad. Okay. So, meron po tayo palihan o blanggana. Ito po, yan. Lagay din natin siya. Ito, pisala din natin ng powder, yung mga timba. Andagan natin. Para kasi mas maraming damit yung lalagay ko dito. Na pagbababala. So, ang sunod. Ito. Lagyan natin ng powder. Yan. Tapos haluin natin at lagyan natin ng tubig. Okay? Yan, punin natin ng tubig. So, pag napuno na natin ng tubig na may sabon, yan, okay? So, naka-ready na po. Yan, naka-ready na po lahat ng planggana. Yan, yun lang mga available planggana ko yan. So, haluin natin ito. Yan, okay? Yan ang second step. So, ang third step naman ay kukunin natin yung mga damit na hiniwalay natin at ibababad natin yon dito sa mga planggana at timba. Okay? So, hiniwalay-hiwalay ko na po yon. So, pagsama-samahin natin sila sa iba't ibang planggana. Okay? Ayan. Okay. Ito. Ito, mga underwear. Saan natin nalagay sa underwear? Dahil marami, medyo marami to. Dito na lang. Kaya, babad natin si underwear. Ayan, si underwear. Okay, susunod natin si bed cover. Yan, bed cover. Saan natin sila lagi si bed cover? Dito na lang, sa pala. Yan. Ayan, binabad ko si bed cover dito. Sa pala. Yan, babad natin si bed cover. Dito pa. Ayan, tapos lagyan natin ulit ng powder. Kasi hindi ko po yung tubig. Kailangan lagyan ulit ng tubig dahil hinigop niya. Okay, yan. Okay, nagtangin na po. Ababad na po. Si bed cover. So, sunod natin yung mga face mask. So, dito natin siya lagay. O, pwede na rin natin ihalo ko dito sa mga underwears. Yan. Itong mga pantalon. Ay, hindi. I mean, dito pantalon. So, mukha lang pantalon kasi maong. So, short na makulay. Dito po natin siya ilalagay. Ayan, dyan po siya mapapat. Ayan. Ayan. Yung isa doon sa kapita. Ayan, kasi hindi lang kasha. Kalilit lang po kasi lang dyan. Ayan. Sunod-sunod ang atin, ano? Ayan, magdatak. Ayan, lalagyan natin sila ng tubig para mababay. Ayan, hindi natin sila ng tubig. Ayan. Ayan po. Next po. Ito po mga t-shirt tsaka sando na bicolor. At hindi naman po ito nangungupas dahil suki ko na po yun. Alam ko na yung mga damit niya, hindi naman nangungupas. So yung mga sando at tsaka t-shirt na bicolor ay magkasama. Ayan. Ayan. Ayan po. Sama-samahin. Dito ko siya nilagay. Sorry po. Ayan. Ayan po. So po, yan. Yan, madami. Lagyan natin siya dito. Ayan. Ayan. Sila nung maayos.
So, lagyan pa natin ng tubig. Lagyan na ang YouTube din kami. Lagyan pa natin ng powder. Ayan po. So, ano po yung pangatlong steps? Ang pangatlong steps ay ibabad po ang mga hiniwalay-hiwalay na damit. So, naibabad ko na po. Yung kumot, underwear, face mask, isang short dito. Ayan. Ibang short dito. Saka yung ibang t-shirt, sando, so dito. Okay? Marami pong sabon to. So, ayan po ang pangatlong steps. Nakababad na po. So, sa akin po, binababad ko po siya ng ilang oras bago po ako magsimulang magkusot. Pero kung tayo naman po ay maraming time, hindi naman po tayo nagmamadali, pwede naman po overnight. Depende po sa inyo kung ano po gusto niyo, kung matagal po ba siyang ibababad o ilang oras lang po. Kasi sa akin po, pag ganitong binababad ko siya tsaka maraming mga pong sabon, mga ilang oras lang po. Kung umaga po ako nagbabad, mga tila na po ng araw, mga hapon, mga alas 5, ganyan, pwede na po ako maglaba. Kasi naibabad ko naman po ng ilang oras po. Mababad ko lang po ng 5 hours to, okay na po. So, abang binababad ko to, papapay na muna tayo. Then, pagkatas umiglip, gigising po ako para maglaba. Ipapakita ko po sa inyo kung paano po ako maglaba. Hindi po akong, sa mga masaselan po, yung mga makakilatis po sa damit, nasa sa inyo na po yun kung ganayahin niyo po yung tara ng paglalaba ko. Pero, doon po sa mga baguhan, yung mga baguhan po na ngayon pa lang po maglalaba o gusto nila i-try maglaba, pwede nyo pong gayahin ang isa ko po. Hindi pa ako magamit ng washing machine. Kamay po. Okay. Kaya po ah. Okay. Ibabad lang po natin ng 5 hours itong mga damit sa tubig na may detergent powder. So, ang next na gagawin po natin ay maglalaba na po tayo. So, sa paglalaba, kailangan po ng... Ito po, ano na po ito eh, scrap ng kahoy. May nabibili po sa labas, pero ito po kasi recycle. So, yung kapalit ko po kasi, magaling mag-cartel. Pero sa mga tira-tira pong kahoy, nakatambak lang po dito sa gilid. So, kumuha lang po ako. So, recycle lang po itong gagamitin kong patungan. Para yung damit, ipapatak ko dito at i-scrubbing ko po. So, kailangan din po ito, no? Yung kahoy na patungan ng damit at itong scrub ng damit. So, let's start na po. Ano din niyo po ako maglaba? Sana po di po kayo maboring. Keep in touch po. Charot! Lalaba na po ako. So, unahin po na natin itong, ayan po, nakita niyo, di ba binabad po? Nakita niyo yung tubig, it's dark na po. Dark na dark. So, kukusapin ko muna yan. Sama pa mag-dibli. Nakatapot naman ito. So, mag-scrub na po tayo. Wala lang po ako palo-palo. Yung po yung gamit noong unang panahon, palo-palo. Pero ngayon kasi iba-iba na yung paraan sa paglalaba. Mas pinadali na naka-washing machine pa. Automatic. Inalagay mo lang lahat doon, tapos tagyan mo lang ng sabon. Automatic na po yun. Yun ang mismo washing machine na maglalaba. Hanggang sa pagbalaw, sa lagyan mo pa ng Downy. Tapos meron na rin siyang drainer. So, ang gagawin mo na lang yung sa automatic na washing machine, sasampay mo na lang. Kaso lang, mahirap lang po ako. Hindi ako, Arl. Nilalaba? Laba na ba? Nakapagod po siya, pero walang isang namang uling siya. Nilalaban mo ay masarap po sa pakiramdam. Babadulit natin. Yan. Tapos, usok.
Gas na kusot po. So, scrubbing ulit natin. Alam niyo po ba, di ba yung kauna-unahang vlog ko na nag-inis ako ng CR? Eh, galing po yun sa pinagbalawan ng banda ko po nung nakaraan. So, kung nagamit ko na naman po ulit, makakapag-inis na naman ako ng CR. So, tapon natin. Kasi yung naman ito eh, madumi. Di po ba? Po yung nilagay ko kanina, di ba? Kinusot ko siya. Tapos, in-scrub ko rin po siya dalawang beses. Kinusot ko ulit, in-scrub ko. So, ngayon, lagyan po natin siya ng tubig. Kaya natapon ko na yung maunang marumi na sobrang dumi. Ito, mga lawa. Pag yung seto, ligo talaga. Basa. Basa ang short. Ayan. Ito, banlaw na kusot ko. Guys, itong video ko bawal po sa mga seller at sa mga arte ha. Kasi ito po yung way ko para mapapilis ko po yung labahin ko. Hindi nga po ako professional, so, pero ako po naglalaba. Yun nga lang, syempre, diba tayo ng style, so respect na lang po ha. Not to bashers. Ganito po kasi talaga ako maglaba eh. Ano po ako magagawa doon, tiyan. So, yan. Biga natin. Biga, biga, biga. So, ayan. Nabigaan na. Unang banlaw. Tapon po natin tubig. Kasi madumi pa rin. O, ito. Unang banlaw. O, diba? Kanina sobrang dark na ito eh. Kasi yun na naman ako. Accomplished! Pero ano to kasi, sabi nung may-ari, kahit hindi may-ari na itong bedsheet, kahit hindi ko nalagyan ng chlorine, kahit hindi na ganun kaputi. Basta malinis. So, hindi na po maglalagay ng chlorine kasi sa pinasa, pinalaban yung mga damit, wala pong color white. Okay? Puro dark color po. Ito light lang, light color. Light color na may ibang shades. So, sabi niya, kahit hindi na daw ganun ka-super duper puti, no? Okay na raw yan. Basta ang gusto niya is mabango. Malinis at mabango kahit hindi na super duper puti kasi hindi ako magpo-chlorine. Yeah, may appointment pa ako later eh. Kaya need na maglaba. Okay? So, ilalagay natin siya dito. Yeah. Ano to? Barbie. Okay. Ilalagay natin siya dito, okay? Kasi, kaya ako nilagay doon kasi ang huli na yon yung timba na may tubig na may downy mamaya, pagka natapos ko na silang lahat, kusutin, scrubin, at saka banlawan ng pangalawa, una at pangalawang banlaw. Saka po ako babanlaw ng tubig na may downy. Okay? Mamaya makikita yung tubig. Okay? Laban-laban! So, ito po. Tugasan na po natin. So, para magamukha po yung space ko dito na magamukha po ako. So, magagamit ito mamaya sa mga napagbalawan na. Okay? Okay. Gusto mo natin is face mask. Okay, yan. Sagit lang naman ito. Kasi, pinanggod lang ito. Mga kapi-issue. O, balaw ulit natin. Binalaw ko ulit. Ay, I mean, sinusok ulit dun sa tubig niya na may powder. Yan, yan ah. Tawes na. Okay. So, magagamit na natin ito para yung mga natapos na kusutin at scrubbing na face mask, itinan natin kung nang babalawa. Okay? Ito tayo. So, may maliit lang po ang CR. So, kailangan tayo po ang mag-adjust. Ako po pala. Yan. Ako talaga mag-adjust sa mga bagay-bagay na pinagpagay. So, ulit. Sinusukot ito din na may powder. Ayan po.
Ayan po. So, pasokan lang yan. Okay. So, ito pa. Okay, mas mo. Kaya, ang unang kong nilabhan ay mga hindi ganun kakapit yung dumi. Kasi, katulad kanina yung bedsheet. Hindi naman ganun kakapit yung dumi. Compared sa mga dami talaga na sinusuot sa ilabas. Ito, kaya susunod na yung unang kong. Face mask. Kaya nga lang, bulis naman ba? Kasi, may appointment along lang later. So, huwag niyo po i-bash ang kina-underwear. No, to bashing po, ah. Sinakutusan lang po, kung laba, ah. So, ayan. Ayun, nakatago naman yan eh. Ito talababad naman ha. Mag-bashing po, ha? So, kung magpasalamat sa lahat ng mga na-subscribe, subscribe po dun sa akin YouTube channel. Sana po hindi po kayo magsawang manood. At din po ako magsasawang mag-upload ng mga videos at mag-save ng mga videos na pwede nyo pong matutunan. Okay? Shoutout nga po pala kay Lola Ninita Berceles. Hi Lola! Alam po na nanood ka. Tsaka doon sa mga lahat mo ng tao na hindi ko po kilala na nag-subscribe. Salamat po sa pagtitiwala. Sana po magtuloy-tuloy to. Mamaya madugo po. Alam mo bakit? Ipinin ang madumi part ng damit po. Kailangan talagang mabusiki tayo doon kasi eto underwear sa ako. Ang talob ng mga yun. Pero yung mga nakapagigyan natin ng detalye ay yung mga damit po natin na laging nausukan, nadudumihan. Kasi may ari na ito, nagtitinda, so namamansyahan yung kanyang damit. So, ang mga yung sa kanya yung pang ibabaw na damit sa kanyang suit. Yung ano dito kasi nagmamansya. Ah, tulong na yung pangis ko. Tinga pa to! Kailangan ng powers. Nangihina na lola mo. Ayan. Magtatapos din tayo. Manalik tayo sa Diyos. Mayroon pang patience. Yun talaga ang buhay. Ang buhay ay better, better lang. Pag po tayo makalimot sa ating Panginoon, pasalamat din tayo dahil tayo po ay binibigyan pa rin na ng hininga para sa panibagong araw. At hindi po tayo ganun kayaman. Nakakain naman po tayo ng tatlong beses sa kanan. Eh, nagpapalapay po tayo ng Panginoon. Kaya huwag po kayo malungkot, parte may pandemya, katulad ko ito. Alam mo po, hindi po kinakaliyado, sa totoo lang po. Kahit, tapos po tayo ng kolehiyo, pero hindi po kinakaliyado. Kasi, kung hindi po natin magamitin ang ating abilidad, diskarte, at ating talento, mga special skills po natin, lalo na sa ganitong pandemya, paano po tayo kakain? Di ba? Saan naman tayo kukuha? Kukuha kayong pera sa masama? Huwag po ganun. Kailangan po, mag-isip po tayo ng pagkakakitaan sa mabuting paraan. Marami naman po dyan. Katulad nito, paglalaba. Paglalaba, pagpaplasya. Yung mga gamit na meron pa dyan, na hindi mo ginagamit, pwede mo ibenta. Yung mga machine na meron ka dyan, na pwede mo magkakitaan, kung meron kang computer,
O, madali na pasaman. Pag may, o, kahit hindi mo pasaman, may pag may magpapaprint, scan, Xerox. Diba? May lamination, may laminating machine ka, edi mag-laminate ka. Meron kang food sealer, edi mag-ano ka ng, mag-isip ka ng balinda mong tingitingin na pwede mo i-beta sa tindahan. Gamit yung plastic at food sealer. Diba yung sealing machine? Tingitingin mga, yung manimigilin na pwede mo yun. Makakaahon lang tayo sa pang-araw-araw natin. Yung manapin na lang mga masama. Kasi ako po, kahit ito pong ano na to, hindi ko konektado sa aking pinapalasan na natapos sa pinapalasan ko. Hindi ko pong nakahiya. Kahit tawanin mo po kung hindi ko pong nakahiya. Wala lang po sa sarili ko. Wala po akong ginagawang masama. At malinis po ang pinanggalingan ng pinagkakitaan kong pera at kinakain po namin sa araw-araw. Yun po, proud po ako doon. Huli na po natin to, no? So, ito, nilalawa po na to, eh. Mapagawa rin natin kasi yun, hindi po natin lalagay yung mamaya. Bawas-bawas tayo ng ano kasi yung skip ng CR, ang dami yung langgana. So, magbabalaw na tayo! Barbie! Yung iba, kung mayroon naman kayong special skills sa pagluluto, edi magluto po kayo. Magtindahan po kayo na magluto po kayo ng mga putahe na ayun, ibibenta niyo po. Kung wala naman po, padali na po mag-isip ng paraan, pero sana sa mabuting paraan. Pag po tayo magpapadala sa buksa. Sabi nga nila, masarap ang bawal, pero delikado. Delikado po. Madedelikado lang po ang buhay mo. Kaya wala po kayong gumawa ng mga bawal. Lalo na ngayon. Sa mga magulang dyan, ng mga anak, lagi na sa kalsada, bakit hindi nyo po tumarang anak nyo ng mga gawaing bahay? Para naman po ay makatulong sa inyo. Para di nangatambay sa mga kalsada. For a few hours na, nasa labas pa. Sana po, sa mga magulang, huwag po kayo magagalit, ha? Hindi naman sa, ano, sa side, comment ko lang po. Para sa sarili kong opinion. Turuan niyo po naman ang gawain bahay mga anak ko. Para hindi po nakatambay. O kaya mga pagkakakitaan, para natutulungan din kayo sa pang-financial, hindi lang po kayo ang nagtatrabaho. O nagtitinda, o ang tama na way nyo, o pamamaraan nyo sa pag-aharap buhay. O naiintindihan ko yung iba. Yung ibang mga magulang na nagtatrabaho at mga anak lang naiiwan sa bahay. Diba? Naiintindihan ko naman. Kaso nga lang, pwede naman natin sabihan, bigyan sila ng assignment o mga gawain bahay o kaya pagkakakitaan, bayan naman sila lalabas. Para naman sa kaibubuti nila yun. No? Dadal ko, no? Maglalaban na nga ako. Baka mag-bash nyo pa ako. Chocolate! Yan, so, anong balaw, baka anong balaw? So, lawa na to ang aming artist. Ayan. Lagyan na natin lahat. So, alam niyo po. Natutuwa po ako mag-vlog. Kasi na-express ko ang sarili ko. Kasi ako po yung taong mahaba ang pasensya. Pero pag na-host yung pasensya ko, ay ako po. Ewan ko lang po. Mayroon po mag-salita. Ang nagalit po ay matindi po talaga. Kaya hanggang maaaring hindi po ako pumapatol pag may nangaaway ko sa akin. Yung nagpapatol, hindi po talaga ako pumapatol sa mga. Kasi nonsense lang din naman. Papatulan mo. May pupunta bang mabuti yung pagtagol mo? Wala. Wala. Baka dumating pa sa point na peras kayong duguan, di ba? Tapos magkakasama pa kayo. Ayaw ko naman ng ganun. So, si Lord na bahala sa kanila. Charot! Yan, basta maglalaba ako. Dahil po, kasi nagunta po ako eh. Opo, simula pa po. Sa totoo lang po, ang dami ko pong gustong isa-idai kasi nga, diba sabi ko nga, wala nga kahit sa trabaho. May trabaho po ako, pero kung tutuusin po, hindi po siya sapat kasi isa pa po single mom. So, yung mga tatay po ng anak ko, hindi nagbibigay ng allowance. Kung, okay, sana kung ano, kung nagbibigay. Eh, kaso lang, hindi po sila nagbibigay.
Ang puti na kong mata kung nabusin na lang siguro. Baka wala na akong mata, pero... Tapos yung anak ko pa may sakit na epilepsy yung puso. Sana. Pero ang talagang madiskarte ako. Aminado naman ako sa sarili kung matagal na akong madiskarte. Diba? Yung iba nga nagtataka. Paano ako nakakasurvive? At mga anak ko kung paano ko napaaral sa private school. Eh syempre sa diskarte ko buhay, pero sa mabuting paraan ko. Sa may pera po ako, hindi ko po sinasayang yung pera ko po. Dinadala ko po sa mabuti. Una ko po muna bayaran yung mga bills, tapos pag may natira, yung sa pera, pag mabayaran na yung bills, ang sunod naman na ibabalik ko doon yung kakainin namin araw-araw. Tapos, pag yung pambili ng gamot na ano po, dayak eh. Pag may natira po doon, kung hindi ko naman magagastos, sinatabi ko po. Kahit malaman po na, kahit malaman pa na po magluto. Hindi ko po kinakahiya. Wala ko, wala naman po kailangan. Dahil noon pa man ang buhay ko ay open book na. So, dahil ang pinasok ko ay politika. Para rin ako nasa-tiro. Lalo tayo ba kung anong gusto nila ang gawin sa buhay nila, gawin nila. Kung gusto nila akong, ano nila, ano nila. Pero hindi ko po sila kapatid. Ay! Okay. Lalo mo tayo na kayo. Ayan. Ito na po yung namanlaman ng dalawang beses ang mga handlers. Pagod na ang lola. Anayin nila na. Ito, marami po yan. Yeah. Mansa po yan. Siguro unahin ko na lang yung mga sando. Dito, yan. Yung mga sando na lang na pambahay na unahin ko. Kasi yun di yung masyado. Kasi yung mga ano yan na pagkabaho, yung mamansa. Ito talaga ang buhay. Ano, guys, ang sikap ng buhay. Wala naman po masamang mangarap. Kasi, pag nangangarap ka po, syempre nabubuo sa utak mo. Yung pangarap mo na yan, at yung pangarap mo na yan, ang nagpupurso para magkaroon ng positive na result. Ako po guys, hindi po sa pagyayabang ha. Meron po ako sariling bahay. Ito lang po ako nakapin. Kasi dito po ako putante. Dito rin ang karananay ko. May binili po ako sariling bahay. Binili ko po yung para sa mga anak ko. Para kung dumating man yung tayo, madeds ako. At least, yung mga bahay mong dalawang anak ko, yung primana nila sa akin. Ang hirap. Ang hirap maging mahirap sa totoo lang. Pero kung may pangarap ka, wala naman kung ano yun. Mangkulang na lang po sa akin sa sakyan. Sa sakyan na four wheels. Kasi dati, ay, naka-formula sa rin pala ako. E-bike na patanggulong. Yung van, yung kotse, yun na lang kulang sa akin. Hindi po ako nag-iaya pa nga, nagsasabi lang po ako. Iniiwas ko po dyan. Mamatasikan yung ating tapong magbibigay tayo. Masaan ko? Ayan. Tapos ako pambili ng ano, washing machine na automatic. Kasi may mga
Magkano naman po kasi yun? Napakamahal. Hindi kaya ng budget. Ano lang po. Pag natapos na pandemya ito, mahal pong nahihira. Ben! Anak ko, nasaan ka? Bisi ang nanay mo. Pakabay ka dyan. Kailangan maglaba ni mama. Yay! Tumatalsik talaga. Pagkatapos nito, manilabel na ako. Kasi may appointed pa ako later. So, ano yung appointment ko? Baka maging chismis pa yan. So, magpapaganda po ako ng kamay at paa later. Ayan po ha. Skype po na ba? Oo, na Skype po na yan. Saan daldal? Ang daldal ko. Pero mag-isa lang naman ako dito. Hindi ba? Ang kausap ko ay kayo. Mga katok! 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 Katok means kausap. So, pagka ano na po ang buhay, kailangan maging matatag po sa lahat ng mama ng buhay. Sige na lang kung may pinagdaraanan kayo. Hindi po kayo nag-iisa. Kasi yung pinagdaraanan nyo ay pinagdaraanan din ng iba. O sabihin na natin, mas matindi pa yung pinagdaraanan ng iba kaysa sa'yo. So, kailangan matatag po tayo. Empathy. Huwag tayong ayaw. Yaw, yaw, yaw. Walang ayaw. Yan ang kwelyo. Matatapos nyo tayo. Sabit lang mga kapatid. Masakit na po kasi yung ground ko. Ang nang tinelas po ako na close or sa paros na close. Sige, marimar. Ramdam ko ang sakit. Ramdam ko ang sakit ng kahapon. Aray. Ayan. Mato-basher po ah. Style ko po ng paglalaba to. Ano po pa yung magalit? May harap maging perfectionist. Dito malinis sa akin. Malinis ko yung okay na. May harap maging perfectionist mga inday. Baka mabalukan siya. Kayo rin. Ang dagdag ko. Balikan ko nga yung isa. Piyata na uso. Ipok nami eh. Pero kailangan pala nagpatuloy ng bukay. Ito. Patuloy natin. Sa loob. Expect ko na siya. So, ano
Guys, 5 hours pa naman na to. Dahil kaya naantok pa ako kasi kulang yung iglit ko. Yes. May dumating akong deliver galing sa Lazada. That's why nagising ako. Ganun talaga ang bungal. Dalawa ko muna yung sarili ko, no? Kasi guys, mayroon pagbabad sa buon. Yan, ano ko muna yung magganito. Tapos, yan. Skins plug. Dahil malitang Spain, sinahin naman natin yung kakasya. Yan. Yan. Diba? Tapos, ayan, saan mo ba itong anak ko? Ano na kaya ginagawa noon? Tulog pa naman ang kanyang lola. Ayan. Kayo po, discarding niyo po kung mauling scrub o mauling pagkusot. Starting it. Kasi naka, ano naman ito eh. Ang tawag mo. Nababad ko naman na ng ilang oras ko. Tsaka makita nyo yung tubig ko. Nandito po kayo sa Arnar. Makita mo yung tubig. Nang pinagbabara dark. Black. Turn into kulay lupa. Kaya akong pinagawa ka dito. Wala naman talaga, kung kapit na kape. Ayaw gumitaw. Yung dumi. O, yan mo. So, sa timbang red, last one na to. Wala na dito. Okay? Ano ba? Dito siya space eh. Ayan. Tunay mo. Kwa dito. Ayan. Kung natin kakalimutan mo, kwa dito. Pag-sando. Kaya naman po yung sando, tsaka walang ano eh. Walang kilikilingan eh. Ito lang. Yung mga t-shirt, mga ka yung t-shirt. Ayan. Yung mga kilikilingan.
pantalon ng t-shirt, yung mga kalungan. So, ang gilipin na. Kaya mga bisan mo lang, ha? Kasi, ang kakasunggat yung paan natin, bagat tubig na may sabon. Mayroon talaga yung hirap. So, kailangan natin. Tapos mo, nakita nyo, di ba? Alinis, dark water. Ayan o, babakita ko sa inyo. Ayan o, nakita nyo, di ba? Oo. Ang color yan. So, natayo ako para may tubig ko malawan at ang patanong nyo. Yes, yes, ako. Pagkakusan natin ang luto. Natin yung sabon kasi balaw to. Ayan. Ayan po ah. Nakalmot ko talaga rin ko. Ayan, no. Diba? Talaga, kasama sa paglaki yan. Ayan. Pinupin ko dito sa paglaki para mamaya iskrali ko lang. Okay? So, nilipin natin. So, nilipin natin sa flooring. Kaya, nanukot ko sa flooring kasi para lumabot ko yung dumi. Pagkatapos ko maglaba, mag-iskrali po ako ng flooring. Kasi medyo, ano na po. Madali ko kasi mag-dumi dito. Dahil nga, dito sa kataking bahay namin.
lagi ginagawa. Lagi may hindi kanalig kasi lagi ako. Ayan, ang naririnig ko, diba? Ayan yun. Yes, kasi binili na nila yan. So, nire-repair ng ibang. Nire-repair nung mismong nakabili. Apaupahan. Yun ang paupahan. Ayan. Ayan. Ayun. Yun. Hindi ka masyado lang ang tantalizing. Ang tantalizing kasi medyo na ito. Ganun ko sa ito kaya may. Hindi lagi yung pala. Mas marami ang sila. Okay. Ang banlaw. Yung pinakauling banlaw yun yung tubig na may daw ni Mangaya, pinaka, finale. Finale. Yan, ito nakagali lang naman natin yung sabon. Kasi nga, nakabad ng matagal. Ang sabuntag natin. Kasi nyo po yan, kung anong style po, ang gusto nyo gawin. Pero ito kasi, nababad na ng ilang oras. Na-scrub na kusod. Kaya, tanggal sabon na yun. Okay, yeah. Ang galing natin ang mga sabon na kanaan natin. Balo. Ayun, ang kapit pa ngayon mo. Dahil hindi po talagang ginagawa niya natin. Dulo. Dulo naman ang puga. Pawis na yun. Natanggal lang natin yung bula. Ayan. Alam natin yan. Kasi. Sabi natin yan. Panguling bula, mabula ko lang. Akad ligan. Ayan, panguling bula. Downy na lang. Para magawin siya pa. Sinampan. Ayan. Ayan, madulas-dulas pa. Ang sabon niya ngayon, pinagbabagan. Nakakagos ko siya. Nagmaris mo sabon. Kaya kung makita niyo nagkukusot. Kasi may part na madulas-dulas pa. Nakikita siguro na ang powder. Ayan. Okay, ayun sa akin. Para mamaya, scrub na lang. Magkumpa tayo ng tubig para wala natin para hindi magbula sa huling balaw, okay? Ayan, kusuri na wala na yung
Ayan, busog tayo sa flooring kasi para mabot ang flooring. I mean, para mabot ang dumi sa flooring. Ay, scrubby na lang, madali. Madali nang matatanggal ang dumi. Sorry na tayo. See? See, dirty. Ang bakit kasi yung tubig ko? Oh, see? It's quite light dark brown. I mean, light brown. Kasi ito pinagtatrabaho. Balik parang ito pantan. Oh.
baliktaran. Pwede mo ganitong ruler, kaya baliktaran din natin i-describe eh. Thank you.
babalo na tayo. Yeah, tama-tama bala. Para masaya. Shake it, baby. Oh, yes. Oh, di ba? Hindi naman yung tubig. Lumalabas yung tubig. Natawag ng anak ko guys. Nagtitipak siya ngayon. Ang pinaka-finale ay wala na dapat mula. Kasi pag pinalawa na natin doon sa dauli na dapat ang huli. Tapos nasambay na natin. Tatabi ko na itong bangkitong aming inukuan.
itapo ko lang tong... Kailangan itapo mo. Hi, it's me. I'm back. So, ito na po yung pinalik niya, sabi ko, ang timbang may tubig na may down, sorry, fabric conditioner na lang. Ayan, ah. Mga kalulong at mga kainday, dito na tayo. Ayan. Ayan! Namiss yung bako. Ayan, mga karubot ang day. Malulungkot ang cellphone. Ibigyan na natin ito. Isang oras, may gitna tayo naglalaba. Almost 130 minutes, 1 hour and 30 minutes. So later ko sasampay, and dahil malalaman na yung cellphone ko, see you later. Papakita ko sa inyo pagka nasampay ko na po. Okay, before I end this vlog po, sana po patuloy po kayo mag-subscribe, patuloy po kayo manood sa aking vlogs. So sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe my YouTube channel, Mariel Grandeza. Click subscribe po dun sa upper right corner. Click nyo rin po yung notification bell doon para notified po kayo o updated po kayo sa mga i-upload ko pong bagong videos. And sana po panoodin niyo po na paulit-ulit ang aking video, and click like, and pag-share na rin po sa iba para may matutunan po. So, salamat po sa panonood. Sa ulitin, bye-bye!